ng Kamani Magnet, naririto na naman tayo para sa pampaswerteng hatid. At ang maswerteng duwende na nagbibigay sa atin ng pera ay talaga namang kapag meron ka nito ay limpak-limpak na pera ang mabibigay sa inyo. Siya ang duwending tumatay ng pera. Tumatay siya ng maraming pera. At bukod dyan, meron pa siyang horseshoe. Alam naman natin kung gaano kaswerte ang horseshoe. Kaya kapag meron ka nito, doble-doble swerte ang mapapasayo. May duwende ka na, may barya ka pang mailalagay sa inyong wealth area. At syempre, meron pa itong symbolism ng horseshoe. Talaga naman, huwag kang magpapawala ng duwendina o duwending tumatay ng pera. Kung gusto nyo, naakitin ang pera sa buhay nyo upang ang blessing ay mapasa inyo at mabago ang buhay mo. Kaya kung hindi pa kayo nakakasubscribe, mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. At huwag kayong maglilipat ng channel. Ituturo ko sa iyo ang pampaswerte na bibigay sa atin ng mga duwende. Stay tuned mga Kamani Magnet! Ba, Kamani Magnet, na ang barya ay maswerte sa ating buhay. Lalo na kung ang barya ay galing sa duwending itong tumatay ng pera. Ito ay pinaglalagyan natin ng barya na talaga namang mag-aakit sa atin ng madaming swerte. Alam mo bang bakit meron ako nito? Sapagkat alam na alam ko ang mga swerteng pwede nating ilagay sa ating tahanan. Isa ang swerte na makayang ibigay ng duwendina o duwending tumatay ng pera. Kasi alam mo ba, kapag meron ka nito sa tahanan mo, marami itong magagawa sa buhay mo. Marami itong kayang ibigay sa iyo na talaga namang nagbibigay ng isang kakaibang swerte sa buhay natin. Noong una na wala pa ako nito, hindi ko naranasan na magkaroon ng maraming pera. Ngunit nung dumating siya sa buhay ko, iba-ibang blessing ang dumating sa akin. At kakaibang blessing ang naibigay sa akin ng duwending tumatay ng pera. Alam nyo ba, bukod sa duwende, meron din itong horseshoe. Nakikita nyo ba yung horseshoe na yan? Alam naman natin na maswerte din ang horseshoe at ang duwende ay maswerte din sa ating tahanan. Lalo na at ang duwende na to ay tumatay ng pera. Alam naman natin, ang barya rin ay mahalaga. Ngunit huwag kang maglalagay ng barya sa alakansya kung ayaw mo negatibong enerhiya. Pero kung ang barya ay nakalagay dito sa duwende ng tumatay ng pera, tiyak ko sa iyo ang balik ng pera at blessing sa buhay mo. Sapagkat ganito siya kaganda, ganito karami ang naibibigay niya sa atin. Alam nyo ba na kapag meron kayo nito at inilagay nyo pa ito sa wealth area, talaga namang, ang wealth area kasi ay nagbibigay ng luck, abundance, and prosperity sa ating tahanan. At kapag nilagyan mo pa siya ng isang duwende na tumatay ng pera, ay talaga namang dobling luck, dobling abundance, at dobling prosperity ang nabibigay nito sa atin. Maraming nagagawa sa atin ang duwending ito. Kapag meron ka nito sa bahay mo, pwede mo siyang alayan kahit tubig o kung anong pagkain meron ka. Kapag inalayan mo siya, magbibigay siya sa iyo ng maraming blessing. Napakaganda nito. Ako ay ayaw na ayaw ko na talagang magpawala nito sa bahay namin dahil mula nang naranasan kong magkaroon nito at dumami yung blessing sa buhay ko, ay talaga namang paulit-ulit na akong kumukuha at bumibili nito. Hindi ko kasi masasabi sa inyo na kung gaano kaswerte ang 20 na to. Alam nyo ba, kapag sa wealth area nyo pa siya nilagay, tapos punong-puno siya ng barya, ay talaga namang ang wealth area nyo ay madodoble ang luck, abundance, and prosperity. Kaya't huwag kayong magpapawala nito. Kung itatanong nyo naman sa akin kung saan nyo matatagpuan ang wealth area ay matatagpuan sa southeast sector ng ating tahanan. At kapag sa southeast sector ng inyong tahanan, ay nandoon pa ang duwending nagbibigay sa atin ng maraming pera, magugulat ka na lang kung dating hirap na hirap ang buhay mo, kapag meron ka nito, babalik ang blessing sa buhay mo. Kapag ikaw ay may wini-wish, gantuhin mo lang yung balbas niya. Imasimasin mo lang siya. Titigan mo lang siya at bulong mo sa kanya
ang mga ninanais at mga wishes nyo. At sigurado ako sa inyo, kapag ibinulong nyo sa kanya ang mga nais nyo, ang mga hinihiling nyo ay talaga namang matutupad to. Kung ang kahilingan nyo naman ay for future, for example, magandang bahay, kotse o magandang buhay, pwede nyo siyang isulat sa isang papel. At pagkatapos nyo siyang isulat sa papel, yung mga ninanais nyo, pwede nyo siyang ilagay dito. Isama nyo siya, yung papel na pinagsulatan nyo ng wishes nyo, isama nyo dito sa barya, ipailalim nyo siya dyan, tapos magugulat na lang kayo, after a month or a year, may mga natupad na sa mga wishes nyo. Kasi, dinadasalan nyo pa yung duwende na yan, at magbibigay talaga ito ng maraming pera sa inyo. Kaya huwag kayong magkakamali na ilagay ito sa isang lugar kung saan magbibigay sa inyo ng swerte. Tandaan nyo lang na ilagay nyo ito sa wealth area. Bakit ba maganda at magandang magkaroon ng duwende sa inyong tahanan? Sapagkat ang duwende ay nag-a-attract ng more wealth, more blessing, and more abundance. Kung meron ka nito sa inyong tahanan, hinding-hindi ka mauubusan ng pera. Hinding-hindi ka mauubusan at masasaid sa iyong buhay. Sapagkat siya ay isang bagay na talaga namang nag-a-attract ng wealth at pera sa buhay mo. Madalas, maraming mga taong nagipit, ngunit nung nagkaroon sila ng duwende na tumatay ng pera katulad nito, ayan, tumatay siya ng pera. Lahat ng kagipitan sa buhay nila ay nairaos nila. Nagulat na lang sila nung dumating ang duwending ito, may blessing na nakarating sa buhay nila. Katulad na lang ako, mula nung nagkaroon ako ng mga duwending tumatay ng pera, ang mga blessing ay patuloy na dumadami sa aking buhay. Dumadami sila ng dumadami hanggang dumadami na rin ang aking pera. Kung tutuusin, nung wala pa ako nito, ni hindi ko naranasan kumain ng masasarap na pagkain sa labas, ngunit nung dumating sa akin ng duwending ito, na meron pa siyang isa pang pampaswerte na horseshoe at meron pa siyang four-leaf clover. Kaya all-in-one ang swerteng makukuha natin. Sa isang pampaswerte, ando na lahat. Alam naman natin at tinuro ko sa inyo kung gaano kaswerte ang four-leaf clover. Kaya't eto, meron siyang mga four-leaf clover sa paanan niya. Kaya't aatrakin din ito ang luck sa buhay mo. Plus, meron pa siyang horseshoe. Alam naman natin na ang horseshoe ay nagbibigay din ng swerte. Inaatrak din ito ang swerte na pumasok sa tahanan natin. Isang duwende lang, andito na lahat ang pampaswerte. Kaya all in one ang swerteng makukuha niyo. Kung dati hirap kayo sa buhay, mararanasan nyo na ang ginhawa kapag meron kayong duwende sa buhay nyo. Duwende na may four-leaf clover, duwende na may horseshoe, at meron pa siyang mga barya sapagkat siya ay duwende na tumatay ng pera. Alam naman natin na kagandahan na marami kang barya sa tahanan. Kapag marami ka daw barya sa tahanan, lalo na kung nakalagay ito sa pampaswerteng duwende, ay hinding-hindi ka mauubusan. Kahit huwag na kayong magpawala nito. Kung ako nga sinuwerte, siguradong kayo rin ay siswertihin. Hindi ako nagbibiro. Mula nang dumating sa akin to, naranasan ko na ang ginhawang dati ay hirap na ako sa buhay. Pero nang dumating ang duwending ito sa buhay ko, naranasan kong guminhawa sa buhay. Naranasan kong magkaroon ng maraming blessing. Kadarating niya lang nga nun sa akin, biglang may dumating na blessing. Ganun siya kaganda, ganun karami ang naibibigay niya sa atin. Ganun katinding pangpaswerte. Kaya't kung ako sa inyo, mas mainam din na meron kayong duwende. Habang gumagawa kayo ng mga ritual na linalagay natin sa wealth area, ilagay din natin ang duwending ito sa wealth area, southeast sector ng ating tahanan, sapagkat ang blessing ay dodoble kung doon pa natin ilalagay ang duwende natin sa southeast sector na tinatawag na wealth area, sapagkat ang wealth area na yan ay magpapasok ng luck, abundance, and prosperity sa tahanan natin. Plus, doon pa natin ilagay ang duwending nagbibigay din ng luck, prosperity, and abundance dahil may horseshoe, four-leaf, at maraming barya. Kaya't kung ako sa inyo, kung gusto niyo ring makaranas ng maraming blessing, huwag kayong magpapawala ng duwending ito. Napakagrabe, napakadaming swerteng kaya niyang ibigay. Kapag
Ito'y meron sa tahanan nyo. Magugulat na lang kayo na ina-attract niya ang sunod-sunod na blessings sa buhay nyo. Basta't pag may wish kayo, ibubulong mo lang at hihimasin mo lang ang balbas niya at tiyak matutupad ang mga kahilingan nyo. Himasin ang balbas, titigan at pagdasal habang nakatitig sa duwende na to at lahat ng kahilingan mo ay mapapasayo, matutupad at walang halong biro. Lahat yan ay unti-unti mong mararanasan ang ginhawa sa buhay. Kaya't wag na wag kang magpapawala ng duwende nang sa ganun maranasan mo rin ang ginhawang nararanasan ng mga tao sa paligid mo. Kung marami mang mga problemang dumating sa buhay mo, ito na ang ending ng lahat ng yon. Lahat ng problema ay matatapos na. Mapapalitan na yan ng ginhawa at maraming blessing sa buhay mo. Sapagkat dumating na ang duwending, magbibigay sa iyo ng isang masaganang buhay.